Hello po sa inyo lahat. I-share ko lang po yung bagong dating na sisiw na 100 heads po. Tuturo ko po sa inyo kung paano po malalaman kung class A, class B, o class C. Kasi po yung bagong dating na sisiw ko po na 100 heads, meron po talagang halong class A, class B, class C. Halo-halo po talaga. Pero tingitingnan ko po dito yung vaccinated, kung talagang matapang po yung vaccine nila. Kasi kahit po pangat ng sisiw, basta po magandang pagka-vaccine, hindi po agad-agad na mamatay o no, bansot. Kaya po, ito po, update ko po kayo. Ano? Hello po. Hello po sa inyong lahat. Ngayon naman po, ituturo ko po sa inyo ano? Kung paano po malalaman ang class A, class B, class C. Ngayon po, bagong dating po itong aking sisiw, 100 pieces po ito. Ito po ay sa aking observation po, no? Sa aking nabiling sisiw, dumating, ay halo-halo po. May class A, may class B, at meron din po class C. Yan po. Yan po sila. Makikita nyo po. Yan. Yan, yan po. Yan po yung mga sisiw. Yan po, oh. Papakita ko po sa inyo ano, kung paano malalaman ng class A, class B, class C. Sa class A po, ano, una-una, pag class A po, makikita nyo po yan sa katawan, sa paa, at sa kanyang pusod. Una-una po, sa class A, tingin nyo po ang paa. Ang paa po niya ay makintab, mataba, at hindi po siya dry. At ang kanyang katawan ay malaki. Kasi po, ang class A po talaga, tumitambang po yan ng 42 pataas po. 40, kaya 40, 42. Hanggang pataas po, ano. Pag bumaba na po ng 40, class B na po yan. Okay po, yun po ang standard ng class A. Tulad po natin, ha, tayo po ay konti lang po mag-alaga. Kaya po, ang napapabigay ko sa atin ay mga low class na po. Na class A. Mababang timbang na po sila. No? Ganun po, wala po tayong magagawa. Wala po talaga tayong mabibiling class A po talaga. Dahil po ang mga class A po talaga ay dinadala po talaga sa mga malalaking kumpanya po yan ng poultry. Kaya, wala. Gagalingan na lang po natin sa ating pag-aalaga po. Po, ito po example ng class A, no? Yan po. Class A po yan. Tingnan nyo po ang pusod, ano? Maganda po. Hindi po kita. Tapos pag pinilip nyo po siya, umangat po agad. Kasi po, pag pinilip nyo po siya, kailangan po ay tumatagal lang ng 3 seconds. 3 seconds po. Kailangan po umangat po siya ng ganyan. Okay po. Ganyan po. Kitang-kita nyo po sa tindig. Yan, pag talagang tindig na tindig. Tuturo ko naman po ay ano, class B naman po. Ang class B naman po ay makikita nyo po yung sa paa, medyo payat, makinis naman po, medyo dry ng unti, ganyan po, ano, sa katawan, sa baba po ang timbang. Ang class B po ay tumitimbang po ng mga 35, 37, pababa po yan, grams, grams po yun. Kasi, yun po talaga ang class B. Saka sa katawan po, medyo maliit, sobrang maliit po niya. Yan po. Pag class B naman po, ano, maghaharap po tayo dito. Turo ko rin po sa inyo. Ayan po, ang class B po, pag pinilip nyo po siya ng ganyan, tumatagal po ng 10 seconds. Pag class B po. Piflip po siya. Ayan po, kita po. Ang class B po, ayan po, medyo basa-basa po yung kanyang pusod, no. Ito nyo po. Ayan. Class B po yun. Ayan po, hindi siya ng class B. Medyo basa-basa po yung kanyang pusod. Ito kayo kanyang medyo total ng container. Ano po ang class B na tinatawag po. Sa paa po, medyo kuti lang po ang lamang sa class A. Maliit lang po ang kanyang medyo maliit ang kanyang paa. Medyo dry na konti po. Ano? Ano po? Buti nga po healthy. Kahit po maliit kung aking nabili. Pag sa class C naman po, ano? Sa class C po, pag pinilip niyo po sila, tumatagal naman po ng mga 10 pataas po, ano, bago siya mag umangat. Ayan po ang indikasyon ng class C. Tapos po, ang pusod po niya ay maitim. Yun po, ang class C.
Tapos sa paa po, talagang medyo dry na dry na po talaga ang kanyang paa. At sa timbang, napakababa po. Tumitimbang po siya na siguro mga 30 pababa. 32 pababa grams po yun. Kaya ang tatanungin na lang po natin ni kahit pangit po ang ating dalang sisig, kung maganda naman po ang vaccination niya, maganda rin po ang kakalabasan. Ano? Maganda rin po ang kakalabasan ng mga sisig. Laki. Ito po, tetesting ko po. Bagong bayar po kasi. Wala po ako, hindi po nakapagsupply yung aking isang sinusupply. Nasubok ko na. Ngayon po, tetesting ko muna po ito. Talagang maganda ka na sisig. Maganda ang vaccination po. Yan po. Nabili ko lang po itong sisig na ito na sa halagang 40. Dahil po, Berman's po ngayon. Medyo mahal po talaga. Pati patoka. Mahal po. Tingnan po natin yan. Hanap-hanap ko po kayo ng classy. Meron po dito. Yun, ito po. Kitang-kita niya po yung puso do. Kitang-kita niya po yung puso do. Pulitin po. Ang tagay po mag-flip. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ay pa pong bumangon, no? Diba? Tagal po. Ayan po ang adikasyon ng klase po yan. Ayan po. Nakita nyo po ano? Ayan po. Ang pusod. Napaka-itin. Ayan po ang klase. Klase po yan. Kaya huwag na po kayong umasa na makakabili po talaga kayong mga class A standard sa mga buyer. Lalo na mali po. Konti naman po ang inyong alaga. At wala po talaga kayong mabibili. Wala po talaga kayong mabibili. Pahirapan po talaga makabili. At totoong class A po. Pag-aalaga na lang po talaga. Pero, tutusin po nagtanong po ako sa poultry, ano? Sila po talaga, hindi nila na-achieve yung 30 days, dalawang kilo. Hindi po nila na-achieve yun. Talaga, kahit class A po ang kanilang alaga talaga. Class A standard po talaga. Hindi po nila nagagawa dalawang kilo sa 30 days ang kanilang mga alaga. Depende na lang po talaga sa mga nag-aalaga yan, ano, mga farmer na. Depende na lang po talaga sa mga nag-aalaga po. Talingan nyo po, ayan. Maraming nagawa po ako ng tips. Mga pinapainom ko at tips ko. Yun po, sundan nyo na lang po yun, ano. Huwag po kayo magsasamang subaybayan po ang aking channel. Sigurado po, lahat po ng aking binibigay na tips, ano. Sigurado po yun. Subok ko na po yun. Talaga, pinag-aralan ko po talaga. Kasi hindi po talaga biro pag-alaga ng 45 days. Nakasalalay po dito ang puhunan. Puhunan at budget po talaga. Tips ko rin po ano, sa mga bumibili po, baguhan po ano. Pag bibili po kayo ng 45 days, siguraduhin nyo po na tagayin nyo lang po yung bibilan nyo. Kaya mas maganda po sa mismong bilihan din po kayo bumili ng... Kasi po, malimit po kasi. May nagbebenta po na tindahan ng mga feeds. Yan din po siya ng tindang sisiw. Kung maaari, doon na lang po kayo bumili, ano? Para hindi po kayo makakuha ng mga fake na na sisiw na hindi po lumalaki. Yun po yung tinatawag na kokorel. Yung po hindi po nalaki po talaga yun. Ang hirap pong malaman kung class A at class A na 45 days yung mabibili ng sisiw. Talagang pares po yun sila, kokorel. Yun lamang po may bibigay ng tips sa inyo, ano? Sana po, may natutunan po kayo sa aking ginawang video. At huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe sa aking channel. Yun lamang po. Maraming salamat. Happy farming po sa inyo lang.